sasaya pa ba sa isang payaso? Sa unang tingin, waring sila ay hindi nasasaktan o nalulungkot. Ating burahin ang kolorete nila sa mukha at hubarin ang makulay nilang gayak. Kilalanin natin ang tunay na katauhan at ang totoong saloobin ng mga kagaya nila. Tampok ngayong gabi ang liham ni Abel, ang ating mapalad na letter sender. Tunghayan po natin. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay ang magic flower. Ipapasok natin ang magic flower sa loob ng lata. At bibilang tayo ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo! Ito naman ay ang magic candy. Magic candy! Tatakpan natin ito ng lata. At bibilang tayo ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo! At naging panyo! Tada! Panyo! Panyo! At ito po naman ang magic knife. Alam niyo ba na ang magic knife na to eh, hindi nakakasakit ng tao? Kahit isaksak mo, kasi niya, subukan natin. Jason! Jason! Jason, tama na! Tama na! Jason! Magic ako eh! Jason! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sige na, anak. Kumain ka na. Galit sila sa akin. Hindi. Alam naman nilang mabait kang bata eh. Na hindi mo sinasadya. Basta ayoko. Ayun nga ka pa! Kumain ka! Oliver. Eh, kanina pa yan ang bibwisit eh. Alam mo kanina, marami ng tao. Kung hindi, munti ka na sa akin. Kayong magpasensya. Kayong may gustong isip. Kayong matatanda. Kaya ganyan yan eh. Puro nilang pasensya. Kaya kung maabuso yan, kinukonsinti nyo lagi eh. Hirap na kami sa trabaho namin. Buti naman kung atat na atat kami magmukhang gago doon. Kanina ka pa. Dapat i-mental yan eh. Ikaw ang dapat ilagay sa mental. Kulang ka sa pangunawa. Kayo ang matatandang kapatid. Kapatid ninyo, hindi nyo matanggap? Wala akong ginusto sa mga dinulot niyang kamalasan dito. Ano ba? Di ba ititigil? Dear Charo, nagmula ako sa pamilya ng mga payaso. Kinamatayan na nga ng ama ko ang ipinundar niyang tables and chairs for rent. Sa amin na rin ang gagaling ang mga balloons at ibang party needs na siyang ikinabubuhay naming mag-anak. Dumami na at tumindi ang kompetisyon nitong mga nagdaang taon, kung kaya't humina na nang humina ang negosyo. Nagkasakit pa sa puso ang mama at lumala ang kakaibang sakit ng kapatid kong si Jason. Schizophrenia raw, sabi ng nobya kong doktora, si Hilda. Malakas nga dito. Doktor din niya nasa kapilang klinik. Romel, si Abel, boyfriend ko. Madalas ka lang makikwento sa akin ni Hilde. Huwag ka ba bata pala kayo? Mag-schoolmates naman kami nung college. Talaga? Eh, kami naman, eh, magkapit-bahay nun. Oh. Jason, bitawan mo yan. Makasira ka na naman.
Naman, huwag mo sitahin. Good boy naman yan eh, di ba? Kumusta ka na? Ito po, parehas pa rin nung dati. Narinig ko pa rin yung mga bosses na bumubulong sa akin. Eh, sabi niya naman, kaibigan ko yung mga yan, di ba? Oo, okay lang yan. Basta ang sinasabi ko sa'yo, kung ano yung mga inuutos nilang gawin mo na hindi maganda, huwag mong susundin. Kailangan ng pakinggan mo lang yung mga mabubuti at saka yung hindi makakasakit. Pare-pareho lang naman tayong meron yan. Schizo! Jason, baba mo na sabi yan eh. Mawala ka pare. Ha? Buta mo pa kasi ako eh. Hilda? Yeah, okay. Hindi kailangan ni Jason ng tulong. Lalong-lalo na dun. Baka ikaw, kailangan mo siya. Si Jason, halika na. Bahala magbaba niyan. Boss, si Mr. Atienza nasa loob. Mr. Atienza, napadano kayo? Dahil dito. Naman ho pwede humingi ng konting palugid pa, Mr. Atienza. Mapipilayan kasi yung negosyo namin pag binawi niyo yung truck. Alam mo, we've scheduled the pull-out for several times. But don't worry, Abel, no? I am willing to help you. I am giving you 6 months to pay for it. Pero kung pagkalipas sa 6 na buwan di ka makabayad, kapwa-tawad tayo, kailangan kunin ko yung truck. Kuya, bakit? Kuya, alam mo, mas mabuti pa kung ibenta na lang natin itong negosyo. Maraming pera rin itong mga silya at mesa. Pagkatapos? Bahala na. Maraming negosyo dun. O, paano, Ben? Ipilitin mo na yung makabayad, Mr. Alcesa. Tama. Machine at camera. Ngayon naman ang truck. Nawawala na ang mga kabuhayan natin. Okay, mag-alala, ma. May 6 na buwan pa naman eh. Babayaran din natin yung pagkakasanla natin sa truck. Kahit namatay na ang papa ninyo, nabuhay ko kayo sa sila at mga lamesang to. Kapag nahila ang truck, mababaliwala ang lahat ng ito. Okay, mag-alala, ma. Hindi mahihila yan. Gagawa ko ng paraan. Kung hindi sana ako nagkasakit, hindi tayo maghihirap ng ganito. Hindi ka ba galit sa akin katulad ng dalawang kapatid mo? Wala naman dahilan, ma eh.
para sumama ang loob ko sa inyo. Dahil pinilit kong gawin niyo ang ayaw niyo. Para sa kabutihan naman namin yung gusto mo, di ba? Salamat, anak. Naunawaan mo ako. Pasok na tayo, ma. Kumain ka na? Hindi ako nagugutom. Si Oliver? Hindi ko alam eh. Kuya, pautang ng pera oh. May lakad ako eh. Madalang na ang pagpasok ng pera sa atin. Kailangan na natin magtulungan. Kaya bawas-bawasan mo na yung lakwatsa mo. Bakit ako? Mahal ang gamot ni Inay. Eh, si Jason. Labas siya rito. Bad trip naman no. Pag ako nagre-reklamo, ako pa masama. Wala kang lusot eh. Ako lagi dihado eh. Bakit? Sa sitwasyon ba natin, sino bang panalo? Ang hirap sa'yo, ang laging nasa isip mo, ang pag-iwas, paglusot, pagtakas. Ang problema, hinaharap. Ang problema, kuya, ikaw. Ayaw mo tanggapin na maraming pabigat sa buhay natin. Si Jason, matagal ko nang sinabi, ipasok natin sa mental. Magpalit tayo ng negosyo. Lumipat tayo ng lugar. Oliver, kahit anong mangyari, pamilya pa rin. Ang mahalaga, buo tayo. Mawala na sa atin ang lahat. Huwag lang tayo maghiwa-hiwalay. Tandaan mo yan. Sige na. Umuwi ka na maaga, ha? At umiwas ka sa trouble. Salamat, kuya. Bakit kulang na naman yung mga silya? Binibilang nyo ba yan pag pinipick up nyo? Nagpapabayaan na kayo eh. Alam nyo kasing hindi sa inyo, kaya wala kayong malasakit. Hanapin nyo nga ibang silya. Hi. Oh, bakit? Anong bakit? Ito, dinala kita ng pagkain. Baka ako hindi ka pa nagdi-dinner, niluto ko yung paborito mo. Salamat. Hindi mo na kasi ako dinadalaw eh. Kaya ako na nagpunta rito. Baka ka ako nakakalimutan mo nang may girlfriend ka pa. Dami kasing kompromiso dito eh. Kulang na lang, magnakaw na ako ng pera sa banko para lang mabayaran yung mga utang namin. At isa pa, inisip ko baka busy ka sa clinic mo. Sa mga bisita mong gwapo. Hoy! Huwag mo nga akong babalik ka rin, ha? Oo, sige, aaminin ko sa'yo, naliligaw sa akin si Romel. Pero hindi ko siya ini-entertain. Eh, sa akin lang naman, ano ba naman yung... Kumustahin mo man lang ako o ano, Hilda, buhay ka pa ba dyan? Dinayon ba ako dito para awayin? Nag-abala ka pa magluto. You know, this is useless. Babalik na lang ako sa panggagamot. At least, mas matinupang kausap yung mga pasyente ko kaysa sa'yo. Huh?
pinaikil ang mga gamit ko! Ano ba? Akin na yan! Susumpo kita kayo! Akin na! Akin na sasabi yan eh! Ate! Akin na! Namin sa bahay na to. Ganon. Kaya ang pinagtitripan mo, ang patayin ng kapatid mo. Pero bago mo mapatay ang inay sa konsumisyon, eh ako mo nang papatay sa'yo. Tama na yan. Lumayas ka dito sa bahay na to. Wala kang utang na loob. Maraming salamat. At huwag ka nang papalit. Wala ka ng ina at kapatid. Oliver! Mamatay ka sa gutom at ina! Abel, tawagin mo ang kapatid mo. Tawagin mo si ka... Tawagin mo ang kapatid mo! Hindi na natin siya kailangan. Jason, pasok mo ng mama. Matulog na kayo. Bahala siya sa buhay niya. Alam na lang ganun yung sitwasyon sa bahay. Ganun pang gagawin niya. Laman lang siya ng konsiderasyon. Alam mo, marirealize naman ni Oliver. Naguguluhan lang siguro yung kapatid mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay namin. Padagdag na lang ang padagdag yung problema. Hindi na ako makainin. Kaya mo yan. Lakas mo lang yung loob mo. Nandito mo na ako eh. Marami na akong atraso sa'yo. Papabayaan na kita. Pasensya ka na. Alam mo naman mula nung mga bata pa tayo eh. Magulo na yung pamilya ko. Buti na lang, naging doktor ka. Natupad din yung mga pangarap natin nun. Kahit yun sa'yo lang. Alam mo, ngayong doktor na ako, masaya na rin ako sa narating ka. Masaya na lang ako lang. Abel, magpakasal na tayo. Alam mo, ayoko naman maging unfair sa'yo. Madadamay ka lang. Madadagdagan lang yung pampabigat mo. Hindi mo kaya yun. Abel, gusto kong madamay, okay? Hindi naman magiging pabigat sa akin yun eh. Alam kong makakaya ko. Abel, mahal kita eh. Hindi pa ako handa. Ano? Kompleto na? Kulang tayo ng clown. Halika na.
pa nauubos ang gatas mo. Malamig na ba? Nay? Salbahe ba? Hindi. Ba't ganun? Pakiramdam ko, lagi kayo nag-aaway dahil sa akin. Naawa nga ako kay Kuya eh. Parati siya malupot. Lagi niya ako din yung tigan. Lang niya ang kinabukasan mo. Mahal na mahal kasi ng Kuya Abel mo. Ako din. Mahal na mahal ko ang Kuya. At ikaw, mahal na mahal ko. Balang araw, mawawala ako. Iiwan kita sa Kuya Abel mo. Magpapakabait ka, ha, anak? Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang Kuya Abel mo. Magmahalan kayo. Si Oliver, iniwan na tayo. At ikaw, baka pati si Kuya, iwan na rin ako. Paano na ako? Makaawa na ako. Hindi ka iiwan ng Kuya Abel mo. Hindi kanya pababayaan. Siguro, mas maganda kung ako na lang yung kaalis. Para sama-sama na lang kayo. Siguro, maganda yun. Para hindi na kayo mag-aaway. Punta na lang ako sa ospital. Kasi sabi ni Kuya Oliver, maganda ako eh. Mahirap sa ospital. Walang mag-aalaga sa'yo doon. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Si Kuya, pag nakasal na siya, ni Ate Hilda, baka magsawa rin sila sa akin. Naawa na ako kay Kuya eh. Kasi
hirap na hirap ko siya. Alam ko yun. Kahit hindi niya sabihin sa akin, nararamdaman ko. Siyempre, gusto ko siyang tulungan. Pero, siya yung may ayaw eh. Sama na lang ako sa'yo. Sama na lang ako doon sa pupunta mo. Sama na lang ako sa'yo. Sama na lang ako sa'yo. Kawawain mo na ngayon. Wala naman ako silbi dito. Lahat ng tao ayaw sa akin. Paano na ako? Paano na ako? Hindi ko na napansin ang pagdaan ng buwan, Charo. Sa dinami-rami ng mga inaalala ko, may isang tao pala akong napabayaan. Ang babaeng dapat ay karamay ko sa lahat. Nagdesisyon si Hilda na tapusin na ang aming relasyon. Sobra akong nabigla. Naisip ko lang. Total, pareho din naman tayong nahihirapan, hindi ba? Kaysa naman sa pagising tayo isang umaga na magkakaroon pa tayo ng matinding hinanakit para sa isa't isa. Mabuti na siguro yung ganito. Alam mo na, yung... Kasi... Nahihirapan din naman tayo pareho eh, you know? At least now, mape-preserve natin yung kung ano man yung nararamdaman natin para sa isa't isa, hindi ba? The respect. The friendship. Ano ba, Abel? Magsalita ka naman. Don't make me feel as if ako yung nagkulang. Ha? Ako ba? Abel, God knows. God knows I gave everything for this relationship. In spite of all the love I've given you,
Kailangan mo lang. And you know what? Hindi si Oliver, hindi si Jason, hindi ang mama mo. Ikaw. Ikaw. Ikaw ang nakakaawa. Dahil hindi ka marunong magmahal. Hindi mo kaya magmahal. In spite of everything, itong iwan sa kita. Don't you ever forget. Hinahalit ka ang gusto. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. I don't think I can ever love anybody as much as I love them. Ikaw lang ang minahal ko. Hayop ka! Dahil sa'yo nangawawa yung kapatid ko! Papakita yung lalaking yan. Sabihin mo sa kanya, lumaban siya ng patas. Ako yung taluin niya. Akala niya kasi mananakit si Jason eh. Abel, nabigla lang siya. Hindi niya sinasadya. Ano bang hindi niya sinasadya? Ha? Alam niya may sakit yung tao! Binugbog niya! Doktor pa man din siya, di ba? Pare-pareho lang sila eh! Pinagtitripan nila si Jason dahil alam nilang may sakit! Kaya mula nung bata pa kami ni Oliver, napapaaway na kami! Ba't ganun sila? Hindi na ba sila naawa sa pamilya ko? Kay Papa, kay Mama, kay Oliver? May kapansanan si Jason! Abel, lahat naman ng tao may kanya-kanyang krus na pinapasan eh. Bakit ang bigat ng nasa pamilya ko? Bakit ang bigat ng dinadala ko? Nahirap na ako, Hilda. Ano pa ang susunod? Ano pa? Meron pa ba? Ano pa ang susunod? Walang nakakaalam. Masakit. Lahat ng layo ko, lahat ng luho ko sa katawan. Pinagkait ko lahat yan sa sarili ko. Alam ba?
Pati yung pangarap natin. Pati yung pangarap kong makasama ka. Sinakripiso ko yun, alang-alang sa pamilya ko. Ganyan pa lang ko. Ang pagkapanganay ko sa mga kapatid ko. Ganyan pa lang ko yun. Pinagpalit ko lahat yun! Matagal ko na ding pinahanap si Oliver, pero hindi namin siya matunton, Charo. Lalong nangihina ang mama tuwing nag-aalala siya kay Oliver. Hindi ko rin matiis na hayaan na lamang siyang lumaboy. Wala kaming kamalay-malay na nagumo na pala ito sa ipinagbabawal na gamot. Dahil isang gabi... Oliver, napano ka? Kuya, hindi ko yung kaya. Hindi ko na matanggal ng gamot sa katawan ko. Kuya, sorry. Abel, iluwan mo ang kapatid mo. Iluwan mo ang kapatid mo. Thank you.
Wala na ang mama. Isa-isa ko nang inilagay sa ayos ang lahat, Sharon. Kabilin-bilin na niya sa akin na ipagamot ng lubusan si Oliver. Masakit man sa amin ni Jason na mahiwalay sa kanya ay tiniis namin. Alam namin para rin ito kay Oliver. Pagaling ako para sa'yo. Hindi mo na ako ikahihiya. Kuya. Sa amin. Wala na si Mama. Kung meron kayong kailangan, nandito lang ako, ha? Okay lang kami.
Okay lang ako. Nag-iya nang magpakasal si Romel. Well, pumayag na rin ako. Nawang ang gusto ko sanang mangyari, kung pwede lang. Sana dumating ka. Abel, alam mo na mahalaga ka sa akin, di ba? Oo, siyempre. Pabot mo na lang kay Romel yung pagbati ko. Matutupad na rin yung pangarap mong matagal na lumigaya. Sana. Sana lumigaya ka rin. Noong una, si Mama. Sumunod si Oliver. Ngayon naman ako. At least, unti-unti nang nababawasan yung mga pasanin mo, hindi ba? Makakapagsimula ka na ulit. Sana rin. Bibigay ko na rin sa'yo yung listahan ng mga kliyente namin ng suppliers. Dinouble check ko na ang inventory niyan. Ihanda mo na yung mga papeles para mapirmahan ko na. Alam mo, makakaasa ka naman eh. Naaalagaan ko to. Mamahalin kung paano mo minahal at inalagaan noon. Teka nga pala, maiba ako ng usapan. Eh, itong bahay, ano na? Interesado yung kumpare ko dahil malapit daw dun sa eskwelahan ng mga anak niya. Paano, isasabay na rin ba natin? Oo. Sa bagay, malaking halaga rin yan. Nakakabayad ka na sa mga kompromiso mo. Paano, Bel? Sali na ako. Kaloy, wala na akong may papasweldo sa'yo. Buti pa siguro, maghanap ka na ng bago mong mapapasukan. Kung kailangan niyo ako, boss, ipatawag niyo lang ako. Hindi na kayo pa sa akin. Di ko alam kung paano kita pasasalamatan. Malaki ng utang na loob ko sa'yo. Sana balang araw. Kung mag-alala, boss. Okay lang yun. Thank you.
Wala na, Jason. Wala nang matitira. Wala na. Dati naman eh. Ako naman talaga yung payaso mo, di ba? Bahala sa'yo. Malaking halaga. Gamitin nyo sana sa magandang paraan. Maraming salamat, Mr. Chenza. Maasahan nyo. Hayaan mo, maasahan mo rin na pipilitin kong palaguin. At alam mo na, itong negosyong naipundan ng mga magulang nyo. At siya nga pala, sakay tutuloy na magkakapatid niyan. Good luck. Sige. Yeah. Sige. Napakalungkot. Tara na. Lahat naman ng tao nagbabago ng isip, di ba? Pwede ba akong sumama sa inyo? Nagpakasal kami ni Hilda Charo. Ngayon ay buntis na siya sa aming unang anak. Tuluyan nang gumaling si Oliver at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang fast food. Si Jason naman ay kasalukuyang nagtherapy sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Hilda. Mabuti na lang at nilakasan ko ang loob ko at hindi ako sumuko. May bukas nga pala para sa lahat. Nagpapasalamat, Abel. Sa susunod na may makaharap na payaso, sana ay huwag nating kalilimutan na sila ay kagaya rin nating may mga suliranin. Ang kahanga-hanga ay kung papaano nila sinasayawan ng buhay at tinatawanan ng trahedya. Kung tutuusin, likas na payaso ang bawat isa sa atin.
Maraming salamat at magandang gabi po. Thank you.